Ramdam sa Batangas ang 42 degrees Celsius na heat index. Kaya naman, ang ilang nagtatrabaho sa gitna ng sikat ng araw, kanya-kanyang diskarte para maibsan ang malinsangang panahon. Narito ang report ni Denise Abante. Maghapon nakababad sa matinding sikat ng araw ang 48-anyos na tricycle driver na si Mang Pablito. Tinatsaga raw niya ang mainit at minsay bigla ang pagbuhos ng ulan dahil tanging dito siya kumikita para sa pamilya. Laking pagtataka niya na mainit pa rin ang panahong nararanasan sa kabila ng pagdeklara ng pag-asa ng pagtatapos ng El Niño. Palagi ang pag-inom ng maraming tubig daw ang kanyang ginagawa upang maibsan ang nararanasang maalinsangang panahon. Malinsangan pa rin, bakit ganun nga? Napakatindi pa rin ang init, kaya tumuulan, ganun pa din. Parehas lang, para timbang naman. Sabihin, tag-ulan, ulan ng ulan. Pag init, init ng init. Inom na kami maraming tubig para lumakas-lakas naman ang katawan. Bilad din sa initaan ang tindero ng prutas na si Ricky. Kaya laking pasasalamat na lang daw niya na kahit papaano ay hindi siya nagkakasakit sa kabila ng pabago-bagong panahon. Siguro sanay-sanay din lang. Palibasa ako'y sanay lagi sa labas. Kaya nga yung katawan, eh, parang sanay na rin sa init. Kahit sobrang init, araw-araw pawisan, hindi mo naman nagkakasakit. Ika nga, malakas ang air resistance. Maraming tubig. Napakaraming tubig. Talagang puro tubig na katay. Ang pawis ko, hindi na wala. Ngayong araw na itala ng pag-asa ang 42 degrees Celsius na heat index sa Ambulong, Tanawan City, Batangas. Nangyayari po talaga yan kahit po nakadiklare yung pag-ulan sa pag-asa. Sa ngayon po kasi ang nararanasan natin ay southwest monsoon affecting weather sections of southern Luzon, kasama na po dyan ng Batangas and Visaya. Medyo being in danger na po siya, delikado po siya sa mga may high blood. Kaya kung hindi naman po kailangan na lumabas, iwasan po natin ang mainit na panahon. Simula po alas 10 hanggang alas 4 ng hapon. Iba yung pag-iingat at palagi ang pagdadala ng mga pananggalang sa init at ulan ang ipinapayo ng mga otoridad dahil posible pa rin daw makaranas ng panakanakang pag-ulan pagdating ng hapon dala ng localized thunderstorms. Mainam din ang pagkain ng mga prutas at gulay upang mapanatili ang lakas ng katawan at resistensya laban sa mga sakit. Denise Abante, Balitang Southern Tagalog.